Hi, baby. Hi, Vench. Hi. Sorry, Dad. May gimmick ba tayo ngayon? Wala. Hindi ba may gimmick kayo ni Mike? Wala. As usual, alam mo naman si Mike. May biglaan lakad na naman siya. Ewan ko ba, minsan ang hirap kausap ng boyfriend ko. Akala ko tuloy may lakad tayo nakalimutan ko. Benji! Ha? Wala. May dala lang kasi akong ulam para sa inyo ng daddy mo. Sabi ko na, masarap eh. Thank you. Baby, you try this. It's really good. Ah, thank you. Hoy, alam mo bang nag-enjoy talaga kami ni Tanda sa Hong Kong? Talaga? O ito, alahas. Para hindi ka na nang hihiram sa mga barkada mo. Wow, ang ganda naman. Thank you. O dai, esprit. Yan. Esprit. Baka naman fake to, ano? Ay, loka! Kainis ka talaga! O siya nga pala, ba't napaaga ka yata? Kailangan mo ba ng pera? Maikakonsult lang sana ako sa'yo. Problema na naman. Alam mo, ikaw na nagpapahirap ng buhay mo. Pakiramdam ko kasi, nai-inlove na ako sa isang married man. Happily married ba? Hindi. Hiwalay. Oh, so anong problema? Father siya ng kabarkada ko. Okay lang yon. So paano naman ang kaibigan ko? Huwag mo isipin. Anong gagawin ko? Alam mo, napakaliit ng problema mo. Siyempre sa una, kailangan ikaw magpakita ng motibo. Dahil bihira lang sa lalaki ang tumanggi kapag babae na lumapit sa kanya. Hindi ba mahirap magka-boyfriend ng... Alam mo na. Diretsahin mo na. Matanda't may asawa. Hindi ka ba nagigilty? Ba't ako magigilty? Nakukuha niya naman lahat ng gusto niya makuha. Kaya kinukuha ko lang lahat ng gusto ko makuha sa kanya. Hi, baby. May date kami ni Mike. Aalis ako, ha? Oh, teka. Paano uuwi si Vanjie? Dad, pakihatid mo na, oh. Naku, wag na. Nakakahiya naman sa daddy mo, eh. Hindi. Sobrang abala na ako sa kanya. Sige na, Sam. Ako na ang bahala dito kay Vanjie. Oh, anong oras ka uwi? Basta as early as possible, okay? I love you, Dad. Bye, Vanj. See you. Bye. Bye, Sam. Ay, naku, Vanjie. Pasensya ka na dyan sa kaibigan mo. Alam mo yan, pagka may lakad sila ni Mike, eh, wala na, nakalimutan ang lahat. Pasensya na rin ho kayo sa akin. No. It's all right. Alam mo, in a way, frustration ko dyan kay Sam at saka kay Jenny yung matuto sila magpiano, eh. Wala, eh. Parehong walang hilig, eh. At least ikaw, na-appreciate mo music. Oo naman. Importante sa akin yun. Oo naman, ang galing-galing nga ho ninyo, eh. Wow! Mukhang masarap ito, ha? Birthday mo ba? Naku, hindi ho. Wala ho kasi ako maisip na ibigay para sa inyo dahil tinuturuan niyo ako magpiano, hindi ho ba? Ikaw naman, ho, nag-abala ka pa para yun lang. Halika, mo ako ho, nagluto niyan. Adobong bisayo ang tawag dyan. Turo sa akin ang nanay magluto, ko. Ha? Mupo ka, join me. Kainin natin ito. Tikman natin. Merly, maglagay ka ng isang plato pa rito. Sorry, Dad, tinapos... Hi, baby. Hi, Vench. Hi. Sorry, Dad. May gimmick ba tayo ngayon? Wala. Hindi ba may gimmick kayo ni Mike? Wala. As usual, alam mo naman si Mike. May biglaan lakad na naman siya. Ewan ko ba, minsan ang hirap kausap ng boyfriend ko. Akala ko tuloy may lakad tayo nakalimutan ko. Benji! Ha? Wala! May dala lang kasi akong ulam para sa inyo ng daddy mo. Sabi ko na, masarap eh. Thank you. Baby, you try this. It's really good. Thank you.
Hi, baby. So, how's the handsomest dad in the whole wide world? He's fine, just fine. Nak, pumayag. Oh, bakit ngayon ka lang? Well, alam niyo na, nag-group study kami ni Vanjie para sa long exam namin sa Friday. Ooh, hey. She's studying. Si Daddy talagang hilig mga sar. Kumain ka na ba? Yeah, as usual, burgers and fries. Ay, nako, junk food na naman. Sige na, Dad, matutulog na ako, ah. Good night. Okay, good night. Ay, siya nga pala. Kanina nga pala nanggaling dito ang Tita Doris. Ay, nako, na sales talk ka na naman. Oh, well, as usual. O, pili ka rito. Anong gusto mo rito? Anong gusto mo dyan? Ito. Ay, mas gusto ko to. Ang ganda, oh. O, ibigay niyo na rin kay, Jenny. Mas bagay sa kanya yan. Don't worry about Jenny. Meron na yung galing na si Tita Doris mo noon before she came over. Kanina niyo naman ibibigay yan. Eh, Vanjie. Vanjie? Yeah. Bakit? Wala. Natutuwa lang ako sa batang yun, masyadong thoughtful. And I find her very, very charming. Well, kung gusto nyo, ako na lang magbibigay sa kanya. No, it's okay. Anyway, bukas may piano lessons kami, so I can give it to her myself. Hindi ako mangkukulo. I'm sorry, but you have to leave. Gusto ko lang makita ang daddy ko. Look, I really understand how you feel. Pero nakikiusap si mommy. Umalis ka na, please. Nakikiusap din ako. Gusto ko lang magpaalam sa daddy ko. Mommy, ako nang bahala. Huwag niyo naman akong paalis, hindi ako magkugulo, promise. Pwede ba? Huwag ka nang umeksena dito. Kung gusto mo pa-discover, this is not the right place. Anak na rin ako, huwag niyo naman akong pagtaboyan, Dalawa lang anak ng daddy ko. At hindi ka kasama doon. Pag hindi ka pa umalis, pakakalatkad kita palabas. Ano? Pinky! Hindi pa ba sapat ang ginawa nila sa'yo? Ano pa ba ang gusto mo? Samahan mo ako sa libing ni Daddy. Please, Mommy. I need you to be with me. No, Diane. I'm sorry. Pero hindi kita pwedeng pagbigyan. Bakit? Alam mo ba kung ano mangyayari kapag nagpakita ako ron? Pagpipistahan tayo ng mga press. Malaking gulo, Diane. Pwede magpiesta sila, wala akong pakialam. Ikaw wala, pero ako meron. Ayoko masaktan ka. Eh, hindi naman yun ang totoong dahilan eh. Aminin mo na, natatakot kang masira ang image mo dahil isa kang respected actress. You're worried that it's going to affect your career. Yun lang naman ang importante sa'yo eh! Yung trabaho mo! Kaya huwag mo na akong gawing dahilan! Hindi totoo yan. Alam mong willing akong i-give up ang lahat para sa'yo. Bakit ayaw mo akong pagbigyan? I wanted to tell him what a lousy father he is! Pero hindi ko magawa. Dahil deep in my heart, mahal na mahal ko ang daddy ko. Naintindihan mo ba ako, Mommy? Naintindihan mo ba ako? All I want is a chance to be with my father. And that's the only chance I have. Para malaman niya na napatawad ko na siya sa mga nagawa niya at hindi nagawa para sa akin. Sa tuwing nangangailangan ka, ako nasa tabi mo.
sa tuwing umiiyak ka, ako yung mayakap sa'yo. Hindi mo lang alam. Nararamdaman ko ang bawat kirot ng puso mo. Mula nang ipanganak ka, pinaglaban na kita. Pinilit kong punuan ang lahat ng pagkukulang ng daddy mo sa'yo. Akala ko sapat na yun. I did my best para mapasaya ka. Hindi ko na-realize na hindi pa pala sapat ang lahat ng yun. O sige. Kung talagang ganun kahalaga sa'yo ang daddy mo, pumunta ka. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Hindi kita pipigilan. Diana? Nabalitaan namin. I'm sorry. Akala ko nakalimutan niyo na ako. Sorry. Pwede ba naman yun? Ang mga sisterettes tayo.